The name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, you are here with us today. Amen. We lift up to you all our stories, all our sharings, all the words we're going to say. May they bless those who will watch this. Amen. We pray for our connection, stability, and we pray for our hearts that we always give glory to your name. We claim all these in Jesus' name. Amen. Amen. All right. Amen. Hello mga ka-faith. Welcome again sa ating Storyang Katoliko. Thank you for always tuning in dito sa ating weekly program. And today, sobrang mabibless po tayo sa ating guest. We are thankful to God dahil napaunlakan po tayo ng isa sa kilalang Catholic lay preacher. I'm sure kilalang kilala nyo to, nakikita nyo yung mga videos niya, nagbabiral sa Facebook. Sobrang mabibless tayo at ma-inspire, di lang ma-inspire at patatawanin ng ating magiging guest for today. Ipakikilala ko na po yung ating guest, former professor at De La Salle College of St. Benilde. He finished his college education at De La Salle University with BS in Electronics and Communication Engineering. He took up Master's in Religious Studies at Don Bosco Center of Studies, Better Living Subdivision Paranaque, and graduated magna cum laude. He is a Christian artist, has so far recorded 2 albums, Ikaw Lamang and Big in God's Eye. He is the Feast Builder in Feast Bellevue, Alabang. He is the spiritual advisor of various Catholic charismatic communities. He is the founder of Creative House Ministry, a group specializing in retreats and recollection for schools, parishes, and corporations. He has given many values formation seminars to different corporations and educational institutions. And he has been serving the Lord for almost 28 years and says he will keep doing so until his last breath. He is presently residing in Paranaque, Metro Manila with his wife, Dr. Lalaine Lucas Gogna, her daughter Andrea Helene, and son Johan Gabriel. Without further ado, please all welcome Brother Arun Gogna. Hello! Hello, Adrian! Hello, brother! Hello sa mga ka-faith. Ka-faith yeah. Palang out natin. Ka-faith. Ganda. Maraming salamat po, Brother Arun, sa iyong binigay na oras para dito sa ating interview for today. At we are so grateful and overwhelmed sa iyong presence for today. Salamat din, Adrian, for doing this. You are blessing many, many people. So continue to do what you're doing. And I'm very happy to be part of the mission, the ministry God has given you. Thank you. Amen. Actually, brother, ikaw po yung isa sa naging inspiration ko noon. Every time na napapanood kita mag-preach sa The Feast, you inspire me so much. Sinabi mo kanina, napapanood nila ako. Baka napanood niyo ako sa TV. Oh, yes. Sa CCTV. CCTV. Doon pala napanood. So brother, pwede po ba kami bigyan ng brief background about yourself? Katulad ng introduction mo, I finished engineering. Tapos pagka-graduate ko ng engineering, ako'y naging isang teacher. Wow. Ako'y nagturo ng religion. So nakita niyo yung connection, di ba? Talagang ganun na ganun. Bakit? Kasi meron akong big heart to bring young people to God. Kaya sabi ko, nag-shift ako ng career. Ako yung naging isang religion teacher. Yan. So, yan ang aking simpleng takbo ng aking buhay, ang landas ng aking buhay. May shifting career sa aking buhay na napakasaya ko naman kung nasaan ako ngayon. Yan. So, ano yung naging buhay mo po dati, brother, bago ka naging isang lay preacher? Kumating ka din ba sa point na parang napalayo ka kay Lord or medyo naligaw ng landas? May ganun bang point? Oo. Alam mo, dun sa feast, pag ako nagtutok dun sa feast ko, sinasabi ko sa lahat, sa mga tao, alam nyo, tumingin kayo sa paligid ko, ah. Itong mga nagsiserve with me, itong mga tao dito, kasi nakatayo dun sa stage yung mga music ministry. Ito yan, yung mga ushers, yung sa paligid nyo, lahat yan. Mga makasalanan yan.
tinawag ni Lord pabalik sa kanila. Ako na pinakamabait dito. So, yun ang sinasabi ko. Pero walang biro, wala akong old life. Hindi ako dating addict. Hindi ako pusher. Hindi ako kriminal. Ako'y lumaking mabait na bata. Kasi I grew up in a Catholic school. Bosconian ako. So, ang buhay ko talaga noon ay mag-basketball. Ako, pag nakita niyo ako, matangkad po ako. Ako'y six-footer. No? Kaya, yung mga taong napapanood ako, pag lumapit, ang dos-dos niyo pala. Ang lakang tangkad-tangkad niyo. Ganon sila palagi. Wala akong old life, katulad ng mga ibang tao. Pero, kahit na, ganun pa rin. Tinawag pa rin ako ni Kristo na ano, maglingkod, magmahal sa kanya, ganyan. Kaya, exciting din ang buhay ko pag nakita ninyo. Pero, hindi katulad ng mga naririnig nyo siguro na sila ay ganito, ganyan. Tapos, nagbalik loob sa Diyos. Ano ka na yung tinawalay sa Panginoon, no? Pero, ganun pa man, grabe pa rin ang pag-ibig ng Diyos na aking nararamdaman araw-araw. Amen. Ang galing ng brother kasi, di ba, usually, yung pag nagpipreach ka, di ba, usually, ang mga preacher, humuhugot yan sa mga pase, di ba, yung mga pain, sa brokenness, para makarelate sa tao. So, ang galing ng story mo na naging matuwid talaga buhay mo. So, paano yung mga sinishare mo na nung nagpipreach ka na yung mga ganun? Marami kasi rin nangyari sa buhay ko. Pero hindi yung malalang malala, mga gano'n, no? Na may hugot-hugutan ka. Ang unique din sa akin, kasi marami rin tao na simple lang naman buhay nila. Hindi naman sila addict, hindi naman sila ganito, di ba? So, nakaka-relate sila din sa akin na, oo, simple lang naman ang buhay. Pero pwede pa rin. Pwede pa rin makahulugan, no? Kahit walang old life na tinatawag. Ang tawag nga ng asawa ko sa akin, preserve. But preserve? You are preserved, di ba? Kasi yung iba talagang galing sa old, pumuntang new, ikaw, preserved by the Lord. No? Amen. Pero lahat tayo tinawag. No? Mabait ka o hindi ka mabait. Ay nako, tinawag tayo para mahalin ng Diyos at magmahal. Amen. Naalala ko yung kinuwento mo nun, brother, nung ikaw ay engineer, di ba? Parang napa-overschool, diba? Overdue ba yan? Tagal ko, oo. At tagal kong nag-aral kasi hindi ako masyado nag-aaral. Nag-ministry work ako. So talaga, kasi bata pa lang ako, Adrian, nasa ministry na ako. Kaya mas gusto kong mag-serve kay Lord. Sabi lang nanay ko, gumraduate ka lang ng college. Pagkatapos, ikaw na kung saan mo gusto mag-serve kay Lord. Pero yan ang gawin mo. So talagang natagalan ako. Pero ito nakakatawa, Adrian, hindi ko makalimutan. Kinikwento ko sa mga anak ko, ha? So mga ka-faith natin, pakinggan niyo. Nung graduation ko, kasi sa Lasal ako eh, Lasal University. Nung graduation namin, ang mga estudyante ang unang pipila dyan. Tapos yung mga dean, ganyan. Ang huling-huli, yung presidente. Yan ang nasa hulihan eh. Pumaparada yan. Sa PICC kami. Pero maugulat kayo nung graduation ko, ako yung nasa huli ng presidente. Bakit? Late ako dumating. So talaga nasa likod niya ako. Ganon. Di ba? Kakaya talaga. Pero alam mo, after many years, graduation ulit, PICC, pasok yung mga estudyante, pasok yung mga dean, mga nakatogo lahat yan, pasok yung presidente. Sa likod ng presidente, ako pa rin ang nasa likod ng presidente. Bakit? Iba na ngayon. Ako na yung guest, honorable guest speaker. Wow! Nakatoga pa ako niyan. Meron pang ano, masteral kasi ako eh. In theology. So talagang yung toga ko pang master's degree. Ganon. Wow. So kita mo yung pangyayari. Pwedeng palikta rin ni Lord yan. Kung ano man ang sitwasyon ng buhay mo. No? Kaya He can turn your curse into a blessing. Just remain faithful to Him. Yes. And nakakatuwa dahil magna cum laude ka nung ng master's, di ba, sa Don Bosco. Grabe, ang no? Galing. Ang engineering ko, 4 years lang yan sa Lasal. Tinapos ko na 6 years. Ganun.
Pero pagdating sa masteral, magna cum laude, no? By God's grace po yan. Ha? Biyaya ng Diyos. Actually, totoo yung brother. Kasi nga, di ba, yung kanina nag-usap tayo, noong ako ay start, noong nag-attend ako ng feast, yung sobrang broken ako noon, sobrang miserable, parang di ko alam anong future ng buhay ko. Yung narinig ko si Brother Bo na sabi niya, your biggest problem right now will become your biggest blessing. And when I look back 13 years ago, true. I mean, yun yung naging sobrang laking blessing sa akin. Amen. Kaya sobrang inspiration po kayo sa amin, kayo mga leader namin sa The Feast. Thank you. And brother, bakit po tinawag kang isang wacky speaker? I make it a point that when I preach, when I give a talk sa mga companies, talagang nilalagyan ko talaga ng humor that makes a point. Hindi ako pwedeng nagpapatawa lang ng walang point. Lahat ng pag tumawa ka sa akin, mamaya marirealize mo nga, no? Nakatikit yun dun sa pinag-uusapan ko eh. Kasi ako, teacher, kasi ako 13 years. Alam ko yan eh. Once people are laughing, they are learning more. Oh. Yes. Pag tumatawa sila, mas na-absorb ng utak nila yan eh. Mas nagigets nila yung point. So ako talaga, pag gumawa ng talk, talagang sadya. Lalagyan ko yan ng nakakatawa. Ganun. Naka-relate doon sa pinag-uusapan. Ah, hindi ako, ayoko ng mga patawang wala lang, no? Yung, oo. Hindi pwede yun sa akin. Talagang dapat may sense, no? Yeah. Amen. Yes, actually, papansin ko sa mga talk mo, brother, hindi siya yung sobrang patawa, pero yung, alam mo yung parang minsan seryoso ko pa, pero talaga pag hinugot mo, talagang yun yung timing mo, ang galing mo din sa ganun eh. Ano rin yan eh, yung pag meron kang gustong sabihin na mabigat, gamitin mo yung humor na yan para mas matanggap nila at manguya nila kaysa pagalitan mo yung tao. Diba, sa preaching, ang tawag niya, sinermonan tayo. Pero hindi nila sasabihin yung sinermonan tayo kung tumawa sila. Kung tumawa. So, pagka mabigat yung sasabihin mo, make sure na masasabi mo siya ng tama, pero merong onting funny thing dyan. Ha? Okay. Wow. Paano kung ano po bro, kung yung speaker parang serious type mode siya, pwede niya bang igawin yung yes. Work? Kasi alam mo, ang joke lang naman, hindi lang naman yan sa kwento, hindi salita. Mm-hmm. You can show pictures na nakakatawa, di ba? Pag nagpakita ka ng picture na to, sunod-sunod na picture na nakakatawa, ay, nakakatawa yun. Meron ako pinapakita picture dyan. Dati, kasi sino to? Pinapakita ko yan. O, sino yan? Si Thor. Alam na lahat, si Thor. Mismo, si Thor. Alam mo, minsan, sabi ko, pag wala yan trabaho, nagiging ano yan? Pag nalilito siya, sino ba siya talaga si Thor? Minsan, nagiging conductor. Kasi picture ako, conductor talaga si Thor, no? Nakasakay dun sa bus, ganon, no? Minsan, ganyan naman. Pag litong-lito siya, nagiging tour guide siya. Tapos, wow. Si Thor nasa loob ng bus, nagtutour guide, ganon. Pero pagka Linggo, pag talagang hindi niya alam kung sino siya, siya'y nagiging pastor. Pictures lang yon, di ba? So kahit di ka nakakatawa, pakita mo yung mga pictures. People will laugh, di ba? So, maraming paraan. Basta, once people are laughing, they are learning. Amen. And, yes, actually, lahat na napapanood ko mga talk mo ay iba-iba yung may papasok talaga mga joke eh. At the end, yung hugot na kuha mo na yung attention ng tao. Yeah. Yan ang mahalaga doon. Yes. And brother, ano yung tingin mo pinakamalaking pagsubok na napagdaanan mo that challenge your faith to God? Actually, just to let you know everyone, hindi lang yan mabibigat na challenge sa buhay na parang nayanig ang aking faith, no? Yes. Hindi lang yan, ha? Tapos, just para sa lahat ng ka-faith natin dito, pag nayayanig ang faith mo, it's either God wants to build you or deepen you. Ha? Yan lang yan. Pinapayagan ni Lord na mayanig ka para ano,
mas mag-level up ka sa pananampalataya sa kanya. Kaya ako every time na lumalabas yung mga doubts ko, parang Lord, mahal mo pa ako. Ang ibig sabihin nun, inile-level up ako ni Lord. Kaya ang gagawin ko dun sa struggle kong yun, ay talagang pagninilayan ko yan. No, talagang magdadasal ako, magbabasa ng Biblia, tapos biglang, yun na, marirealize ng spirito mo yan eh, na yes, the Lord loves me. Level up faith mo. Ganyan yan, no? So, ang mga challenges sa aking buhay na mabigat, when I lost my dad, when I lost my brother, nung namatay ang kapatid ko, mabigat yan. So, pwede kang magtanong din kay Lord, di ba? Parang, Lord, ganyan. Pero again, ano yan, leveling of faith, no? God wants you to deepen your faith in Him. That's why He allows challenges in our lives. Ngayon, pag nagdududa ka, okay lang yan. Basta yung duda mo, hahanapin mo ang sagot sa Kanya. Yun ang aking ginagawa. Pag meron akong doubt, okay lang ang struggle ng doubt ha, and faith, maganda yan eh. It develops your character. There is a struggle of doubt and faith. Nagihilaan. Basta palapit ka sa Kanya, yun ang mahalaga. Basta you converse with Him, kinakausap mo siya. Kasi pag binasa niyo ang Biblia, makikita niyo talaga na ang tao at ang Diyos, pag nag-usap, nasusolve lahat. Job, tingnan niyo si Job. Yes. Kwento ni Job. Tiniis niya lahat na nangyari sa kanya. Di ba si Job? Namatay ang mga anak, kinuha lahat ng mga tupa, mga cows niya, lahat. Anong sabi niya? The Lord has given, the Lord has taken, blessed be the name of the Lord. Very good. Ang ganda ng pananampalataya. Tapos siya'y nagkaroon ng sakit na. Nung siya na may sakit, tiniis lang niya yan. Tapos dumating mga kaibigan niya, inakusa siya na ikaw, kaya ka nagkasakit, namatay lahat ng anak mo, makasalanan ka. Tapos yung misis niya, anong sabi? Sisihin mo na ang Diyos. Ganon. Si Job, talagang tiniis niya. Pero isang araw, alam mo sabi niya, yoko na, sana hindi na lang ako pinanganak. Nung sinabi niya, he was conversing already with God, wow, giving him his doubts, nagsalita na ang Diyos. Alam mo, nung nag-usap na sila, nagsabi na ang Diyos, nagsalita siya, sabi ni Job, di na ako magtatanong ulit, magtitiwala na lang ako. Alam mo yung susunod na eksena, binalik ng Diyos lahat ng nawala sa kanya. Lahat, hindi lang isang beses, dumoble pa lahat ng nawala sa kanya. Bakit? May conversation. Kaya, yung challenge na dinadaanan ko sa buhay, it is always God allowing me to level up in my faith. So, kung ano man yung challenge na dinadaanan mo ka-faith, may gusto lang si Lord dyan, lumalim pa sa kanya. Tapos, pag lumalim with conversation with Him, nasusolve ka agad yung problema. Wow. Kasi yun ang mahalaga. Yeah. Ganda nun, ang ganda nun, brother. And actually, palagi ko na rinig yung story mo nun, yung parang isa yun ng wife mo, nang ang tagal niya naghintay for a baby. Tama? Yes, yes. 9 years of waiting. Grabe. Wala, hindi kami nakabuo kahit isang beses. And then we tried everything. Medicine, sayaw sa ubando. Manood ko yun eh. And then when we surrender, they came. Dalawa pa, magkasunod, di ba? Kaya talagang, pero yun din, yun, yung biyahe na yun, yung 9 years na yun, conversation yun, struggle between faith and doubt. Me, my wife also, may journey siya on her own. Ako meron, di ba? Pero that really made us who we are today. It's wow. Those things, na, yung mga bagay na yun. Galing. And di ba, brother, nag-preach ka na nun. So, paano mo nagagawa pa rin mag-inspire despite ng pagsubok na na-experience mo? Diba? Parang... Oo. Ano yan eh? Ihuhugutin mo talaga? Kasi yan, ayan ang maganda. Kasi we preach, diba? Nag-preach tayo. So, talagang kinakausap ka ni Lord eh. Lalo na doon sa sitwasyon mong yun. Kaya madali mo ma-realize. Kasi hinahanap mo si Lord eh. Yan yun. Kaya kahit ang hirap,
nandoon, nahuhugot mo pa rin, meron pa rin, meron at meron. Tapos binabalikan din natin yung mga nakaraan nating experiences with God. Parang ganito, Adrian. Dati nga, tinulungan mo na ako ngayon pa. Yung mga ganon, you go back to it. No? Kaya, alam mo, ito nga eh, ang ugat ng kasalanan ay pagkalimot. Pag nakalimutan natin, nagkakasala tayo. Kaya, one of the greatest gifts of the Holy Spirit during Pentecost was remembrance. Amen. Naalala nung mga apostol yung ginawa ni Jesus sa kanya. Sa kanila, kasama nila. Naalala nila, the gift of remembrance. Yan ang hihingiin natin pag meron tayong challenges. Pag may problema tayo, Lord, sana maalala ko na tinulungan mo na ako noon. Ganito halos din yung problema ko. Wala rin ako pang-tuition noon. Pero di pala, natulungan mo naman ako. Paalala nyo. Kaya ang statement of faith mo na, dati nga, tinulungan ako ni Lord ngayon pa. Amen. Yan yun. Yan yung pinanghugutan na kahit may struggle ka, alam mo, tapos ito pa maganda, Adrian, hindi lang nangyari sa buhay mo. Kahit hindi pa nangyari sa buhay mo, nangyari sa mga kilala mo. Yes. Na ang kasabihin mo, sa kanila nga ginawa ni Lord, I am next. Amen. I am next. Diba? Ganun yan. So, saan mo inuhugot yan? I am next. Imbis na parang maingit ka sa kanila or magselos ka, di ba? Para maging grateful at ikaw na yung kasusunod. That's right. I am next. Kaya pag nabibless yung mga ibang tao, ang disposition mo, I am next. Kasi ang Diyos mapagbigay. Hindi porkit kinuha na nung iba, wala na siyang mabibigay sa'yo. Naku, napakayaman ng Diyos. You are next. You are next. Amen. Brother, paano mo nababalanse yung pagsaserve mo sa ministry at isang in-demand na motivational speaker at isang family man? Parang bisikleta lang din yan. Pag feeling mo, pasemplang ka na sa kabila, balik ka. Di ba? Parang pahulog ka rito, oh, balik tayo. Ganyan yan eh. Ganyan tayong lahat, ha? Minsan susobra ka, babalik ka. Ang problema, pag nakalimutan mo na, semplang ka, tayo ka, tapos bike ka ulit. Ganon. So, ang ginagawa ko para hindi ako sumemplang, I empower people para talagang lumaki yung ministry. No? So, wow. Sa ministry, talagang may mga binibigyan akong authority and power to do many things. Hindi ako micromanager. Yung lahat ng detail, dapat dadaan sa akin lahat. Hindi. May mga bagay na kailangan dumaan sa akin. May mga iba, kayo na, mag-desisyon yan. Ganon. So, yun ang aking ginagawa. I do not do things by myself. I do not do things alone. And I do not believe that because I am in authority, I'm the leader, I am the best person already in the team. I do not believe that. No? So, pag ganon, humihingi ka ng tulong. At pag marami ka hiningan ng tulong, nababalansin mo ang buhay mo. Yan ang malaking bagay. Wow. No wonder, Brother Arun, na dami niyong magagaling na leader sa Alabang District dahil nga sa ganung attitude mo palagi to empower. Ang tawag ko nga doon, Adrian, you let them shine for Jesus. Amen. Let them shine. Hindi pwedeng ako palagi nagsashine, di ba? Kayo naman, kayo magshine. Kasi masaya si Lord. No? Nakakalungkot din manalo mag-isa, di ba? Nanalo kayo, marami kayo, di ba? Yun. Para mapalansi ko rin buhay ko. So without them knowing it, they are helping me balance everything that I do. Amen. Thank you for sharing that, brother. Kasi I'm sure marami pong makakatulong yung mga binahagi mo, especially sa mga ibang mga Catholic leaders at mga pwede makapanood po nito, brother. Yes, thank you. And may iba tayo, brother, about our Catholic faith naman po. Master's in Theology ka po with Magna Cum Laude. Bakit tingin mo po na tayo mga Katoliko, we are always misunderstood because of our faith? Mainly because of our practices that are exaggerated na talaga naman. Talagang makikita mo. Kaya lang, ako palagi ko sinasabi yan na
ang mga nagpupunas-punas dun sa paa ni Jesus, di ba? Makikita mo talaga eh, si Jesus, yung buong Jesus na katawan, brown. Yung paa, puti na. Punas, di ba? Sa akin, okay lang yan, magpupunas-punas, ha? Pero idagdagan nyo, magwalis din kayo. Aking-aking doon sa simbahan, di ba? Ganon, di ba? Bring people to the church. Hindi pa rin punas-punas. So, minsan, nami-misinterpret tayo kasi yun ang na-highlight. Yun ang madali makita eh. Yung discipleship making, hindi naman nakikita yan eh, di ba? Pero yung punas, yung santo, ipoprosesyon mo, di ba? Kitang-kita. So, akala nila hanggang dun lang tayo. Di ba? Kaya, sobrang misinterpreted, no? Eh, ako parang ko sinasabi, itong mga santo, sinasakay natin sa karo, tinutulak natin. Bakit natin ginagawa yan? Ang simple ng sagot ko dyan. Kung nakakalakad ba yan, itutulak pa namin. Sasabayan na lang namin yan. Di ba? Bakit pa namin tutulak yan? Diba? So, mas kita yung mga ganong practices. Pero, ang rich na rich ang ating simbahang Katoliko. Napakayaman sa napakadami pang bagay. Ha? Napakayaman sa tradisyon, sa katotohanan lalo na. Punong-puno tayo ng katotohanan. Kaya lang, yun talaga na may misinterpret kasi nga may mga ganito tayong ginagawa. Amen. Ang ganda nung sinabi mo, brother. Kasi di ba ito palagi sa ating binabatikos, yung about sign of the cross. Kunyari, for example, wala naman daw makikita mga ganyan sa Bible. So, anong masasabi mo dito? Well, not everything of our faith is found in the Bible. Di ba? Hindi lahat kasi naisulat. Kaya, wala. Wala yan dyan. Actually, ang salitang Bible, wala rin naman sa Bible. Pero, pinaniniwala natin yung Bible. Diba? Ay, LRT nga, wala sa Bible. Pero sinasakyan. Wala naman, LRT sa Bible. Pero naniniwala tayo. Diba? So, hindi porket wala sa Biblia, hindi na totoo. Hindi yun. Nako, maling-mali yun, no? Kaya very rich, marami pang iba na naipasa-pasa sa salita. Yung iba, sinulat lang. Lahat ng mga salita, isinulat. Pero marami pang hindi na isulat sa mga pinapasa-pasa-pasang tradisyon. Mga pangalan na lang ng mga santo na wala naman sa Biblia yan. Pero, yun ang pangalan na pinaniwalaan natin na ipasa eh. Kaya, wag din masyado tayong gano'n na pinaniniwalaan lamang ang nakasulat sa Biblia. Kasi, very, very logical. Ang pangalan mo, ka-faith, baka ikaw, wala sa Biblia pangalan mo. Pero, ba't totoo ka? Diba? Yeah, totoo ka. Kaya, yun ang napakasimpleng bagay, ha? Yeah. Amen. At ano mo, sa tingin mo mapapayam sa ating mga kapatid sa non-Catholic friends po natin na palaging kinikriticize yung katuruan po nating mga Katoliko? Ano yan? Parang tayo din, no? Kung meron tayong hindi naiintindihang tao, kailangan nating tingnan, bakit? Aralin din ang papano kaysa i-judge ka agad. So, we cannot actually judge eh. Because we are not judges. We are children of God. Amen. Anak ng Diyos, anak din natin sila. Ay, anak ng Diyos din sila, kapatid din natin. So, kailangan tingnan, ano ba ang nakikita nilang katotohanan dyan? Bakit? Ganon. And once we do that, then we get to journey together. Yan ang napakaganda. Hindi lang yan sa iba nating Kristiyanong kapatid, pati sa mga ibang relihiyon, 'di ba? Titingnan natin kasi ano yung katotohanan nila diyan. Ano yun, no? So titingnan din natin yun na meron din namang katotohanan doon. Okay? Yes. Kaya yun ang ating pag-usapan. Tapos yung mga kagawian nila na hindi sang-ayon sa ating paniniwala, hindi natin ikinokontra yan, di ba? At hindi natin nilalapastanganan, hindi rin natin sinasawi sa ayunan, hindi natin sinasakyan basta-basta, ang simple. Yeah. Alala ko nung pumasyal ako sa India,
bigyan ko ng talk sa India eh. Pero Catholic group yan, mga 6,000 Indians. No? Wow. Sabi, wow, you invited a foreigner. Sabi. You thought I was a Filipino, but I am Indian. Palakpakan sila, I'm half Indian. Ala nila, foreigner na imbita nila, Bombay din pala. Pagkatapos no, namasyal ako dun sa pamilya namin sa Indian. Ate ko, pure Indian. Nako, yung isa kong auntie, Hindu. Mamaya, nagbibukas na ng mga kandila. Tapos ginaganyan-ganyan na yung mga halaman. No? Tapos may hinila ako para magaganyan-ganyan. Yung kapatid ko na Bombay, half-brother ko, sinasaway siya. No, no, no. Ako naman, it's okay. It's okay. Di ba? Matandang auntie. Tapos habang gumaganyan-ganyan ako, sabi ko, Lord, kayo ito ha, ang sinasama. Hindi ito mga to. Kayo to, Lord. Nag-intindihan na lang kami ni Lord noon. Kaya di ba, kesa awayin ko yung auntie ko, di ba? So wala kang galang. Ano ba ang highest of all values? Love. Amen. Love is the highest of all values. Yun. Pero masama na siguro gaganyong ganun ka lang naman. At sabi ko, Lord, ito ha, halaman lang naman. Di ba? So something like that, no? At wow, pagkaganyan tayo sa iba, mas magkakaroon ng kapayapaan ng mundo. Amen. And ano po mapapayam mo, Brother Arun, sa mga Katolik yung gusto magpalalim ang kanilang pananampalataya? Ay, walang iba kundi manood kayo sa programa ni Adrian Milag. Iyan ang pangpalalim. Solid yan, solid. Kailangan merong kayong mentor ha? Na natututunan nyo lalo na ang kaaralan ng ating pananampalataya. So, very available tayo ngayon sa mga social medias. So, yun ang puntahan nyo. Kaysa pupunta ka pa at aralin yung ibang relihiyon, yung atin na. Bakit? Very, very rich. Magugulat kayo. Marami rin mga Christian, non-Catholic leaders, ha? Ang nagiging Katoliko ulit. Amen. Nako, ang dami ngayon. Bakit? Kasi nag-aral silang mabuti. And they finally realize, wow, the Catholic Church is the real church. Oh, di balik-balik sila. So, aral tayo, ha? Mag-aral tayo. Brother, bakit mahal mo pagiging Katoliko mo? No. Kasi marami pong, actually, before ko po ito i-post, kala nila, pastor ka. May iba tayong mga ibang Katoliko? Kala nila, pastor ka kasi nga, galing, sobrang galing mag-preach bihira yan sa mga Katoliko. Kaya nagulat sila na Katoliko ka pala. Yeah. Marami ang tawag sa akin, pastor eh. Pinapayagan ko na lang, hindi ko na kinukontra. Wala ko. No, ganun. Bakit? Naalala ko yung tatay ko nung bata pa ako. Tandaan nyo, ang tatay ko Hindu ah. Hindi siya Catholic, hindi Kristiyano. Sabi niya sa akin nung bata ako, tinuro niya yung crucifix sa aming bahay. Sabi niya, anak, sino yan? Sabi niya sa akin, sabi ko, Jesus. Bata pa ako eh. Sabi niya, ano mo yan? Jesus is my God. Ganyan, ha, okay. Tapos sabi niya, oh, look at Jesus again. Tinignan ko. Sabi niya, anak, alam mo ba? Yan? Talo yan, talo. Ay ko po. Sabi niya, tingnan mo. Patay. Napako sa krus. Talo yan, talo. So ako talaga, na-realize ko, oh nga, no? Parang talo nga. Kasi nakapako, patay. Diba? Talo. Defeated. Diba? Hindi nanalo. Talo. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, Papa, kayo, yung mga gods nyo, alam mo, sagot niya, ah, mga gods namin, palaging panalo. Sabi ko, talaga, sinong kalaban? Bata pa ako eh. Sabi niya, mga ahas, mga drakon, ganun. Sabi ko, ay. Diba? Tapos sabi niya, oh anak, oh, tingnan mo ulit si Jesus. Tinignan ko ulit si Jesus. Sabi niya sa akin, ha, pakinggan niyo to, ha, ka-faith, ha. Sabi nung tatay ko sa akin, tingnan mo si Jesus. Tinignan ko. Sabi niya, kita mo? Talo yan. Alam mo bakit siya natalo? Para ikaw ang manalo. Wow. Para ikaw ang manalo. Okay. Kaya anak, paglaki mo, sa kanya ka susunod ha? Huwag dun sa mga Diyos ko. Para ikaw ang manalo. Amen. Kaya, yun. I followed Jesus. Ang ganda nun. Curious po ako, Brother Arun, kasi di ba sa
yung father niya is a Hindu, parang saan niya po nakuha yung influence ng Catholic faith? Kasi dito siya eh. Dito na siya talaga nakakaling. Nagkaon na rito. So, tapos nanay ko pa, solid Catholic. So, talagang kita niya, no? Na follow Jesus. Yun lang ang kaalaman niya tungkol kay Jesus. Kala masyado. Panalo yan. Para natalo yan, para manalo ka. Eh, ganun kasimple. Hindi ko makalimutan. Sabi ko, grabe, no? Oo. Wow. So that's it. But before he died, he was converted to Catholic. Says, wow. Yan, naging Katoliko ang aking tatay. Nagpapigyan siya. Oo. Kaya, tama po yun. No? Mahalaga talaga yung influence ng tatay. I mean, may impact ang buong pamilya. Usapang ano naman po tayo, brother, sa pera. Masama po pa maging mayaman? Masama ba ang pera? Madalas kasi narinig ko sa atin, sa mga taong simbahan. Masama yan kung hindi mo sinishare sa amin. Di masama yan. Ako, alam nyo, ang Diyos nagpapaligo ng pera sa'yo at sa lahat ng mga katabi mo. Ito lang. Bakit di mo kinukuha? Diba? Ang kumukuha, yung katabi mo na masamang tao. Siya ba kumukuha? Diba? Ganun ang Diyos, nagpapaulan sa masama at mabuti. Sumisikat ang araw sa masama at sa mabuti. Pinagpapala. Pag masama, yun yung pang kumukuha. Tayo, nakatiklop ang mga kamay. Ayaw kunin. Diba? Tapos sabihin natin, Lord, ba't di mo ko binibigyan? Si Lord naman, kamutulo. Pinapaliguan nga kita. Kumukuha yung katabi mong masama. Ganyan. Kaya, magpayaman ka. Para ano, lalo kang maging mapagmahal. Amen. So, being rich is not the end by it in itself. You become rich, so you become more generous. That's what you do. Amen. And ano masasabi mo, brother, sa mga nagsasabing pag pinag-usapan ng pera sa kunyari, sa church, is prosperity gospel daw po yan. What can you say about that po? Meron talagang prosperity gospel na yun nga yun, na it must end by itself. Yes. Pero alam mo kagad hindi prosperity gospel to pag alam mo na tinuturo niya maging mayaman para makatulong sa iba. Yun na, that completes it. Okay? Kitang-kita mo kaagad yan. Yun. Bakit po may mga dasal tayo na hindi dinidinig ni Lord? Ay, pasalamat ka. Hindi, dinamig nilang niya lang. Ay, thank you, Lord. Imagine mo kung lahat ng panalangin mo, dinamig ni Lord. Pakinggan mo ako. Ha? Mga ka-faith. Makinig kayo. Imagine mo, nainitan ka, di ba? Pay-pay-pay-pay ka. Anong sabi mo? Ay, napaka-init. Ano ba naman yan? Sana gumunaw na mundo. Boom! O, di sinagot ni Lord. Gumunaw ang mundo. Walang bawian. Walang ba yan? Kasi sinasagot ni Lord lahat. Pasalamat tayo. Hindi sinagot ni Lord lahat ng panalangin natin. Amen. Alam niya, he knows what is best for us. Yes. And we think it's the best. But God sees it kasi he can see the bigger picture. And he sees it as good only. Tandaan mo, the enemy of good is not bad. The enemy of good is best. Wow. Wow. Anything is best. Kaya, kala mo good, pwede na. Alay, di. Hindi yung lalaking yan. Meron pa. Hanggat nasa iyo yan, hindi mo maging ex yan. I-ex mo na. Para dumating niya yung better. Diba? And the better man is there. Kaya, thank you Lord. Di niya sinagot lahat ng panalangin natin. Kung hindi, nako. Hindi ko alam okay. Kung saan tayo napulot. Kasi maraming mga tao po, di ba, madalas, minsan nagagalit pa kay Lord. Lord, bakit naman, simple-simple na naman ang dasal ko, ito, pero hindi mo mabigay. Itong kapitbahay kong Marites, binibless mo. Ako, ito lang yung dasal ko. Di mo. Yeah, that is true. All our questions will be answered when we go to heaven. Okay? May mga tanong tayo, lalo na yung malalalim, pwedeng hindi sagutin ng Diyos. He has all the right not to answer us. Okay? He is the Creator, the Almighty. Pero I'm very, very sure when we meet Him face to face, all our questions will be answered.
ang gagawin lang natin ngayon, continue to trust Him. Trust Him completely. When I say trust Him, once you give the prayer to Him, trust Him also with the results. Amen. Kung ano rin ang sagot, magtiwala ka rin. Pag nag-no siya, it's for your best. Grabe. Yes. Hello mga ka-faith, short commercial lang. Kung sa tingin mo na na-bless at na-inspire ka sa content na pinapanood mo ngayon, dito sa vlog na pinapanood mo ngayon, dito sa interview na pinapanood mo ngayon, please consider supporting me in Patreon. Alam nyo mga ka-faith, when you support me in Patreon, ay matutulungan nyo ako na makapag-produce pa ng mga ganitong klaseng vlog at interview na alam ko na makakatulong sa inyong Catholic faith. Kasi itong ginagawa ko ay hindi po libre to. Lahat to ay may cost, di ba? Yung mga ginagamit ko sa editing, sa mga software, sa mga device na kailangan ko pang gamitin para mas mapaganda ko pa yung mga interview at content na gagawin ko. And through your help, through your support, ay mas matutulungan nyo ako na mas ma-improve lahat ng ginagawa natin dito sa ating online evangelization through your support in Patreon. Ano nga ba ang Patreon? Alam nyo, pag kayo ay nag-decide na i-support ako sa Patreon, ay bibigyan ko kayo ng exclusive content na galing sa akin na pwede nyo ma-access at also exclusive content na mula din sa mga kilalang Catholic speaker at mga na-interview ko dito sa aking vlog na hindi ko ina-upload sa YouTube at ma-access nyo lang to dito sa Patreon. If you want to be part of my Patreon group, ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to or dito sa mismong vlog na to, ilalagay ko yung details na yon kung paano ka pwedeng maging part ng aking Patreon group. Thank you so much. So, pagpatuloy na natin yung pinapanood mo. God bless. And speaking of mga question, so meron po tayo mga question from our viewers. So, from Brother Lors Langoway, in your experience, what type of people yung pinaka-challenging i-evangelize kung meron man? Yung mga taong apathetic, yung talagang whatever, yan. Yeah, Jeff. Yan, mahirap yan eh. Mahirap. Kaya how do you evangelize them? You wait with love. Dapat alam niya na may mga times kasi sa buhay ng tao na magra-rock bottom yan o babaksak, magkakaproblema. Alam niya kung kanino siya tatakbo sa'yo. Hindi parang hingihan ng tulong, kundi ipakilala mo si Kristo. Yun yung chance mo. Kaya ikaw, naghihintay ka lovingly. Okay? Hindi mo pwede ipilit, lalo na sa mga ganyan tao. Hintayin mo. Darating ang time, talagang mabigat na bit-bit niya, darating ka, papakilala mo si Kristo sa kanya. Tapos, yun na, that will be the start of a conversion of a person. Wow. From Brother Lors Pulit, as a Catholic preacher, how do you deal with anti-Catholic sentiments po? Minsan, hindi mo na kailangan sagutin lahat, no? You cannot and should not answer. Jesus can defend himself, actually. And second, do not lie because we have enough truth to on our side. So, yun. Yeah. Magdadamdamin. Magdindadamdamin. Actually, may nakikita na pong mga comment sa video mo eh. May mga anti-Catholic din na comment. Pero usually, anong nararamdaman mo pag gano'n? Hindi ko binabasa yung negative comment. Oo. Napakadami kasing sobrang positive. Meron lang ako napansin isa na actually nakatulong pa nga eh. Na ang sulat niya, katulad nung may hawak akong walis, sabi siya, ganda-ganda ng mga kwento mo, wala naman yan sa Bible. Sabi ko, galing, tama yun ha. Kasi wala siya dun sa talk, yung buo. Hindi niya narinig yung Bible verse kasi kinat namin. So, ginawa ko, gawa ko nung inedit namin, nakasama yung Bible verse, sa silang inamin sa YouTube. O, there daming nakanood, di ba? Ganon. So, nakatulong yung comment niya. Oo nga, no?
i-repurpose ko yun. Ikunin ko yun. Galing, di ba? So, may mga ganon na kailangan mo rin pakinggan. Ayaw nga, ano. Tama rin siya eh. Hindi ka pwedeng galit sa lahat, no? Pero napakadaming talagang very wonderful words. Pero yan, yan ang madalas. Yung parang wala naman sa Bible yan. Parang yan, nakikita ko madalas. Nakatulong sa akin yan. Grabe. Na-expand ko tuloy yung buong talk, kinakat namin na. Andun yung buong context. Kasi sa TikTok, wala masyadong context, di ba? Hindi naman mailagay lahat kasi people will just swipe away. Yan, hindi ko na kailangan ipaliwanag sa kanila yun. I cannot and I should not. I'll just waste my time. Amen. Ito, meron ako ipopost very, very, maybe in a few days or basta pray about it. It's very critical, but I know many will be blessed. Yes. And from Paolo po, question po kay Brother Arun, usapang compromise. As a lay preacher, are there times you feel that what we preach is what the people want, not what God wants? There is a struggle with that. So, actually, ang pinakasagot dyan, dapat, is what they need to hear. What they need to hear. Ano yung kailangan nilang pakinggan? Ha? Kaya minsan nahihila ka dun sa want na gusto nila pakinggan. Pero ito yung need nila eh. So babalik ka dun sa kailangan nilang marinig sa oras na ito. There is a struggle on there. Pero I'm talking about the topic, not the message. Ha? Hindi pwedeng yung message na feel good nila. De, the Word of God is a two-edged sword. Pag edge one is inspiring, the other edge is convicting. Kaya pag salita na ni Lord yan, it's either i-inspire siya o i-convict siya. Pero nagsalita si Lord. Ngayon, yun. Yung topic, minsan, nando ka sa wants kasi nakikinig ka sa feedback nila eh. Anong kailangan nyo marinig? Ano rin gusto nyo marinig? Ganon. Pero yung laman ay dapat salita ng Diyos, ha? So, topic ang merong struggle ko. But the content, hindi pwedeng ano yung masarap nilang pakinggan lang kasi hindi yun ang totoo. Okay? Amen. We always tell the truth, but we do it lovingly. Wow. And from Annie Panganiban, how and when did you start preaching? What motivated to preach? I started not as a speaker. I was a person when I was 13 who carries speakers. Ako yung taga-setup ng speakers ng aming community. Hindi ako speaker. Ako naglalagay ng mga mic. Binubuhat ko yan. Ako nagliligpit. Ang tawag ko sa ministry ko, Alpha Omega Ministry. The beginning and the end. I was there at the beginning. I was also there at the end. Ganyan ang aking trabaho. So, and then the leader just told me to explain a song and na-explain ko naman ng walang kakwenta-kwenta. Pero sabi niya, very good. So parang, uy, kaya ko to ah. Tapos hanggang doon na na-develop, I've been saying yes to God and everything He asked me to do. Wow. Kaya, at nakita mo Adrian yung feast, halos lahat yung napasukan kong ministry noong araw. Wala pang mga feast sa aming community. Pinasok ko na yan. Part din ako ng tinatawag namin ay patay ministry. Patay ministry. Pag may burol doon sa baklaran, pinupuntahan namin, dinadasalang kinakantahan. Kahit hindi namin kilala. Ganun. Nagpipreach ako sa kalye. Nako! Ginawa ko lahat yan. Wow. Nag-exercise ng masamang espiritu. Ang dami talaga. Nagbibigay ng pagkain sa tao. Dinaan ako lahat ng ministry na yon. Hindi ako speaker kaagad. Many years pa bago. Tapos dahan-dahan. Wow, sobrang inspiring yung mga sinishare mo, brother. And from Emmanuel Lumibaw, wow, favorite Catholic preacher ko yan. Isa lang ang pakitanong, how to be you po? Marami kang pagdadaanan. Mga pinagdaanan ko sa buhay, no? Talagang ano yan, aral, connection with people, how to, because I don't do things alone. I always have a team.
Kaya hindi ako, wala ako dito kung saan man ako, kung ano yung iniisip mo, kung ako'y kung sikat o hindi sikat, kung ano man ang nasa isip mo, hindi ako umakyat dyan kung wala yung mga tao before me, the leaders before me who trained me to be like me, to be me, and also the people who are serving behind me. Hindi nyo na nakikita yan. Yung mga umaattend sa feast, pag akyat ko sa stage, nako, ako nakikita nyo, hindi nyo nakita yung bago ako, na may mga taong naglagay ng mga upuan, naglagay ng libo-libong upuan doon, may mga taong nagwaywisik ng mga holy water, hindi nyo nakita yun kasi napakaaga nilang pumunta. Yes. Ang biro ko nga sa mga taong umaaten, ganito rito, bago ako dumating, bago tayong lahat dumating, andito yung I Am, Intercessory Ministry, pinipray over at winiwisikan ng holy water yung mga upuan nyo. Ngayon alam nila na pag ang uupo dyan ay masama, basang-basa yan. Kaya kung basa ang inuupuan mo, alam mo na, no? Ganyan. So, may mga tao behind the camera na hindi nyo nakikita. Yun, connection yun. You have to connect with them. Aaral ka, no? Yung struggle mo sa buhay, experiences, prayer time, reading, ang dami. How to be you. Not easy. Kaya ang suggestion ko sa iyo, be you. Amen. Be the best man. Yes. Actually, nakaka-relate ako sa sabi mo, brother. Kasi, nung sa Feast Bay Area pa ako doon, nag-serve ako sa Intercessory Ministry. At talaga, sobrang aga namin doon. At ibisik-bisik kami. Asin-asin na. Alos mapuno ng asin yung... Tama. That is very true. Yes. Humbling experience yun. Grabe. At baka meron ka pong gustong i-promote na sa ating mga viewers, sa ating mga ka-feet, na mga website, social media, na pwede ka nilang sundan and i-follow ang yung ministry or to support them. Sige, thank you. Meron akong YouTube channel din, parang si Adrian Milag, pero idol natin to si Adrian. Kaya, as loading quit ang vlog pa. Papaturo nga ako sa kanya para marami ding mag-follow. So ikaw, ka-faith, follow my YouTube channel. Just go to my name. Yan lang, search my name, Aaron Gob. Sa Facebook, ganyan din. Sa TikTok, Wakiker or Aaron Gobna. Sa Instagram, yan. Pangalan ko lang naman yan ang ta-type mo and you will... And if you want to hear me preach, I free admission sa Bellevue Hotel in Alabang. I preach there at 9 a.m. and 12 noon. Two sessions yan. May misa kami before ako mag-preach. Kaya you can go there and witness how the Lord embraces people live. Kaya punta kayo at kayo'y matutuwa. Yeah. Ha? Yan. May mga libro din ako. Mga books ko. You can go to Shopee or Lazada. Just type Aaron Gogna books. Tapos you can read them. At mabibless din kayo sa aking mga libro. Wow. Yeah. Actually, may gustong-gusto ko sa book mo about parenting. Sobrang napakaganda ng... Very practical at nakakatulong. Especially sa mga... Ako, katuloy yung isang parent. Meron ngang nag-message sa akin, Adrian. Sabi niya, salamat po, sir, sa libro niyong Lasting Gifts You Can Give Your Children. Dahil po dyan, babae ito eh, dahil po dyan, tumino ang nanay ko. Kasi parenting book binigay niya sa nanay niya. Tumino ang nanay niya, no? Tapos alam mo, nakita ko sila, nag-talk ako dati. Tapos andun sila, kwentuhan kami, tawa kami ng tawa. Tapos pagkatapos ng tawa-tawa namin, picture, pag alis nung anak, binulungan ako nung nanay. Sabi niya, walang biro, brother, sabi niya. Yung libro mo saved our relationship, sabi niya. Wow. Kasi yung anak ko lumalayo na sa akin, teenager na eh. Pero itong libro mo, nung sinunod ko, sabi niya, itong anak ko, nagkasundo kami ulit. Kaya sabi ko, ay, sulat-sulat lang, nakakatulong sa iba. So, ganyan. Wow, ang ganda. And alam ko para may website ka po, brother. The website, hindi na masyado kasing usong website ngayon. Kaya hindi ko na tinuloy alagaan ang website. Mas maanway ng Facebook, YouTube, so nandiyan na lahat. And alam ko currently, di ba parang papunta ka ngayon ng Holy Land, tama po, for pilgrimage.
sa Marian ako babunda sa October. The Marian pilgrimage. Marian. October. Yes. Mm. Ayan. Puka, meron tayo viewers na interested po na mag-join sa pilgrimage na yun. Sige. I-PM mo lang ako, ha? Kasi pupuntahan natin sa Marian pilgrimage natin sa October 2. Pupunta tayo ng Portugal. That's Fatima. And then we go to Spain. We go to Barcelona, Madrid. And then we go to France, to Lourdes. Mm. Magkatapos yan, we go to Rome. And then we go to Switzerland. Mm. May Switzerland pa tayo, ha? Tapos babalik tayo ng Rome again. And then we fly back. 18 days. Kaya if you're interested, sige na, i-message na ako, ha? PM me so we can send you also, connect with you. Thank you. Amen. Akala ko po, Brother Arun, Barcelona Academy. Malapit lang yan. Dito lang yan. And Lex, kay Albert. Any last word po, Brother, sa ating mga viewers, sa ating mga faith, before po kami mingin ng prayers from you? Yeah, just mga ka-faith, just continue conversing with God. Ha? Gustong-gusto niya may kwentuhan kayo. Your struggles, your joys as well. No? Yung saya mo. Kwento mo rin kay Lord sa prayer time mo. Saya niya yan. Huwag ka lang lapit ng lapit sa Kanya pag may hinihingi ka. Huwag ka lang lapit ng lapit sa Kanya pag may problema ka na. Lapit ka rin sa Kanya pag napakasaya mo. Kasi gustong-gusto yan ng Panginoon. He wants to converse with you. And once you do that, lapit ka ng lapit, you get closer to Him. And once you are closer, you will hear Him speak clearly. And you will be guided in your life. Amen. Wow. Maraming salamat po, Brother Arun, sa iyong oras sa binigay sa ating mga viewers, sa ating mga faith. Kasi I'm sure sobrang busy mo, in demand speaker, sa ministry, but you still find time para po sa ating mga viewers. And we are really appreciate lahat ng mga binahagi mo at sobrang makakatulong sa aming spiritual na buhay, even sa aming buhay mga practical tips na shinare mo para i-apply sa aming buhay araw-araw. Thank you rin, Adrian, for having me. Thank you. And hope to see you around po. Sa Yes. Thank you. So, pwede po ba kumimingi ng closing prayer from you, Brother? Sige, let's pray. Everybody, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Lord, salamat sa panahon na kasama mo kami palagi. Hindi mo kami iniwan kailan. Dalangin ko sa iyo ang mga nanonood ngayon. Samahan niyo sila sa bawat hakbang na kanilang tinatahak. Alam niyo ang hirap nila sa buhay. Alam niyo rin ang saya nila. So samahan niyo sila, Panginoon. Yakapin pagpagod na. Buhatin pag nahihirapan na. Magdiwang din, Panginoon, pag sila'y sobrang saya. Just be with us always, O Lord. Thank you. Protect us from all harm and just shower us with your abundance and with your love. This is our prayer through Christ our Lord. Amen. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. So, thank you po, Brother, for this opportunity, and we will always continue to pray for you and for your ministry and for your family. Thank you. Thank you. God bless you. Thank you so much. God bless po. Brother, actually, napanood ko yung isa sa mga talk mo nun. Parang may nabanggit ka nun na parang you are still young as a preacher. Parang na-share mo na nagkaroon ka ng experience na makipag-debate sa isang pinalang leader sa ibang religion. Totoo? Yeah. Yes. Para magkaroon ka ng access sa content na ito, be part of my Patreon group at i-click mo lang ang gold membership, ma-access mo na ang buong video talk na ito. Alam mo ba na pag ikaw ay naging part ng aking Patreon group ay matutulungan mo ako makapag-produce pa ng mga high quality content na katulad ng pinapanood mo ngayon at sobrang makakatulong ito sa ating online evangelization dito sa ministry na ginagawa natin para mas ma-empower nyo ako makapag-produce ng mas marami pang content na alam ko na makakatulong sa inyong pananampalatayang Katoliko. Thank you and God bless.
So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.